Ika-apat na aralin, ang paksa o layunin ng kwento at mahalagang pangyayari. Kumusta? Maligayang pagbabalik. Natutuwa akong makita kayong muli. Sana nasa maayos kayong kalagayan. Muli ninyo ako samahan para sa ating panibagong aralin. Pero bago natin simulan ang ating aralin, nais ko munang ihanda mo ang iyong kagamitan at sarili sa ating pag-aaralan. Mainam rin na humanap ka ng pwesto sa iyong tahanan na tahimik at komportable kang makakapag-aral. Sa linggong ito ay ating sasagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang isang paksa at layunin? Ikalawa, ano-ano ang dapat tandaan upang maibigay ang paksa o layunin ng isang teksto? At ikatlo, paano maibibigay ang mga mahalagang pangyayari sa nabasang teksto? Ano ang isang paksa at layunin? Ano ang isang paksa? Paksa. Ito ang pangkalahatang tema o mensahe ng isang teksto. Tinatawag din ito ng iba bilang subject. Ano ang isang layunin? Layunin. Ito ang punto ng isang teksto. Ito ang nais iparating ng manunulat sa kanyang mga mambabasa. Maaaring ang layunin ng isang teksto ay magbigay impormasyon, manghikayat, magbigay payo, magturo, at iba pa. Ano ang isang kwento at talata? Ang talata ay binubuo ng mga pangungusap na may tema o paksa. Ang kwento naman ay isang akdang pampanitikan na likha ng guni-guni at bungang isip na hango sa isang tunay na karanasan o pangyayari sa buhay. Narito sa inyong harapan ang isang maikling kwento na pinamagatang Masayang Mag-anak. Sa kabila ng pandemyang ating nararanasan, ang aming pamilya ay nananatiling masaya. Ang aking mga magulang ay isa sa mga nawala ng trabaho, ngunit nakaisip sila agad ng solusyon at sila ngayon ay nag-online selling ng mga pagkain. Kami namang mga anak ay nananatili lamang sa bahay. Blended learning ang paraan ng aming pag-aaral dahil bawal pa rin lumabas ang mga kabataan. Noong una, mahirap, pero habang tumatagal ay nakasanayan na rin. Ang turo sa amin ni Nainay at Itay, sa bawat problema ay meron laging solusyon. Humingi lamang ng gabay sa Diyos at aksyon. Huwag ding kalilimutan na maging masaya sa araw-araw. Batay sa kwento, ano ang paksa nito? Ano ang layunin ng manunulat para sa mga mambabasa nito? Ano ang isang usapan? Ang usapan ay pakikipag-ugnayan ng dalawang tao na may isang paksang tinatalakay. Maaaring ito rin ay palitan ng impormasyon. Halimbawa, kumusta? Nakuha na ba ng iyong inay ang iyong card? Ito, okay naman. Oo, nakuha na ni inay noong nakaraang Huwebes kasabay ng bigayan ng module. Kamusta naman ang mga grado mo? Matataas ang aking mga grado. Sinisiguro ko kasi nakakapagpasa ako ng mga gawain sa ating guro kahit blended learning tayo. Wow! Ako din! At sinisiguro ko rin na nasa tamang oras ang aking mga ipinapasang gawain. Galingan pa natin sa susunod na markahan. Sige, para matuwa sa atin si Nainay at Itay. Batay sa usapan, ano ang paksang kanilang tinatalakay? Ano ang layunin ng manunulat para sa mga mambabasa nito? Ano-ano ang dapat tandaan upang maibigay ang paksa o layunin ng isang teksto? Una, alamin ang pagkakaiba ng paksa sa layunin. Ang paksa ay tumutukoy sa pangkalahatang tema o mensahe, samantalang ang layunin ay ang punto ng teksto. Ikalawa, basahin at unawain ang nilalaman ng teksto, talata, o kwento. Ang maayos na pagbabasa na may malalim na pag-unawa ay makakatulong
upang matukoy ang paksa at layunin. Ikatlo, tukuyin at iwasan ang pagbibigay ng malawak na paksa. At ikaapat, ibigay ang partikular o espesipikong paksa. Kadalasang makikita ito sa unahan, gitna o hulihan ng isang teksto. Paano maibibigay ang mga mahalagang pangyayari sa nabasang teksto o dokumentaryo? Una, alamin ang pangyayari o hakbang kung nakaayos ng may pagkasunod-sunod ayon sa panahon. Sunod ang kahalagahan ng mga mahalagang ideya ng mga pangyayari sa teksto. Ikalawa, madaling maibibigay ang mga mahalagang pangyayari sa pamamagitan ng mga hulwaran o pagkasunod-sunod tulad ng una, sunod, ng launan, pagkatapos, at iba pa. Ano ang isang talambuhay? Ang talambuhay ay mula sa pinagsamang salitang tala at buhay na may diwang tala ng buhay. Kung ibang tao ang magsasalaysay ng kanyang buhay, biyograbiya na ang tawag rito. Nasa inyong harapan ang isang halimbawa ng talambuhay ni Dr. Jose Rizal. Batay sa talambuhay, ano-ano ang mga mahalagang nangyari sa ating pambansang bayani? Ano ang isang talaarawan? Ang talaarawan ay naglalaman ng mga karanasan ng isang tao. Maaaring itong maging mahabang salaysay ng lahat na nangyari sa buong araw. Nasa inyong harapan ang isang halimbawa ng talaarawan. Batay sa talaarawan, ano ang mga mahalagang nangyari sa sumulat nito? Ano ang isang dokumentaryo? Ang dokumentaryo ay isang uri ng palabas na tumatalakay sa mga napapanahong issue. Karaniwang nakatuon ang paksa nito sa mga problema sa lipunan. Ang nasa inyong harapan ay isang dokumentaryo ni Cara David na pinamagatang Diskarteng Bata. Makikita sa description box ng video lesson na ito ang link kung saan ito mapapanood ng buo. Batay sa dokumentaryo ni Cara David, ano ang mga mahalagang nangyari rito? Sana ay marami kang natutunan sa ating aralin. Hanggang sa muli, paalam!